Hi guys, in this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng vlog gamit lamang ang iyong cellphone. Magbibigay din ako ng tips para ma-improve natin yung quality ng videos natin. So ginawa ko tong video na to para sa mga aspiring vloggers dyan na gustong mag-vlog gamit lamang ang phone at pati na rin sa students na nag-online classes kasi kadalasan ang mga requirements natin or projects ay pinapagawa tayo ng videos. So itong mga tips na ibibigay ko sa'yo is yung mga learnings na nalaman ko noong filmmaking workshop na inattendan ko at saka galing na din to sa experience ko through vlogging and filmmaking. Yung unang-una na titingnan natin kapag gagawa tayo ng video is we have to decide kung portrait ba or landscape. So kadalasan kung nag-vlog tayo, syempre dapat naka-landscape yung phone natin. Tapos dapat naka-1080p ang resolution ng camera natin. Yung ibang ang phone ngayon meron ng 4K resolution, o diba napakalinaw nun? So kung walang 4K, walang 1080p, try natin sa 720p kasi considerable naman yung resolution na yan. Number 2 is lighting. So sa mga basic na projects or vlogs, kinakailangan lang naman na maliwanag yung source ng ilaw natin. So ito, ipapakita ko sa inyo yung setup ng lighting dito sa aming bahay. So ayan guys, may isang fluorescent dito. Tapos dito naman, meron ng isang fluorescent, tapos isang bulb. Maliban dyan, ito may ring light ako na ginagamit para magbigay ng soft light. Pero guys, kung di maliwanag yung bumbilya na available sa atin at wala tayong ring light, pwede namang mag-vlog tayo outdoors or sa may window or malapit sa pintuan. Actually, ito nga yung best choice natin, yung natural light. Number 3, find the right camera angle. So ito yung basics ng camera angles. So ito yung high angle, yung camera is nasa taas natin tapos looking down at us. So kadalasan ginagamit to ng mga travel vloggers para i-showcase yung background nila. So ito naman yung low angle. So kadalasan makikita natin sa mga movies and films kung may gusto silang tao na ipakita as high authority. Halimbawa mga presidente or mga police, ganyan. So diba kadalasan may low angle kasi low angle signifies authority and dominance. So itong angle na to is what we call the eye level. So kadalasan ito yung normal interaction. Sit down vlogs, tapos yung mga vloggers, diba, halos ganito lang. So kadalasan dapat naka eye level lang kasi it would make the viewer feel more comfortable kasi kagaya nito, parang nakaupo lang tayo and nag-uusap in a casual way. So quick tips naman para sa camera composition. First of all, mas maganda diba na meron akong background kagaya nito kumpara sa blank wall lang yung nasa likuran ko. So makikita nyo dito sa vlog ko na medyo slanting yung orientation ng cabinet, diba? So pag ayusin natin yan, ganito siya. Ayan guys, so diba, mas maayos tingnan kaysa kanina na slanting yung background natin. So sa ganitong setup, dapat naka-center frame tayo kasi tayo yung main subject ng video na to. Yung next tip natin is yung headspace. So diba, makikita mo dyan na may kaunting space dyan sa taas ko. And dito naman sa baba, diba, hanggang chest ko lang yung kita sa camera. Kasi ang pangit naman, diba, kung mag-vlog ako ng ganito. So diba, nakakat yung head ko. Masyado alanganin dito. Tapos ang raming empty space dito sa baba. Yung opposite naman nun is yung napakalaking headspace. Ang raming nasasayang dito na composition. Tapos sa baba naman tuloy, parang nakaalanganin. The next tip I have for you is to avoid looking at the screen while vlogging. So, diba ang weird guys? Oh, guys. Hi, guys. So, ayun guys, diba? Ang weird tingnan kung nagva-vlog tayo tapos sa screen nakatingin habang ina-address ko kayo, guys. Although, in some cases, okay lang naman na tingnan natin yung screen para makita natin yung angle at saka kung nasa tamang framing pa ba tayo. Ang ikalimang tip ko para sa'yo is yung quality ng audio. So kagaya ko, bumili ako ng microphone online, so hindi naman to masyado kamahalan. Pero napakalaking tulong na nito para sa quality ng audios ko. Kung wala tayong microphone, pwede naman na gamitin natin yung microphone ng headset. At least yung microphone ng earphones natin, mas maganda na lang yung quality compared sa built-in microphone ng mga cellphones natin. Kung wala talagang available na microphone or earphones, pwede na yung built-in na mic ng mga cellphones natin. Also, another tip para sa audio, eh kung meron tayong voiceover or nagsasalita tayo sa videos natin, tapos lalapatan or dadagdagan natin ng background music, dapat ibaba natin yung volume ng background music natin at a significant rate para malinaw at madinig ng maayos ang ating mga boses.
Hi guys, so that's it for the vlog. Kung meron kayong nakuhang bagong information or value sa video na to, hit like and subscribe to my YouTube channel, YouTube. So mas lalo ko pang ma-appreciate kung i-share mo tong video na to sa friends mo and sa ibang tao para naman mas marami pa tayong matulungan. So with that, have a great day everyone.